Magandang gabi po, magandang umaga at magandang hapon po sa lahat ng small YouTuber, mga viewers sa YouTube. Sa gabi pong ito ay aking pong ibabahagi ang benepisyo ng star prutas o ang tinatawag na balimbing. Ano po? So naikinabang sa star prutas, karambola. Ano ang pakinabang ng star prutas sa karambola? Ano ang pakikinabang ng star prutas, karambola? Yan po ang question, ano? Ang prutas ng bituin na hindi tulad ng isang bituin na may hugis nito ay isang iniayag ang ministeryo na pangalan nito kapag hiniwa ng transversely. Kilala ito bilang karambola sa lugar ng halaman. Kung ikukumpara sa ibang mga prutas, angkop na maubos mula sa alisan ng balat hanggang sa buto, mayroon itong makatas, bahagyan tart at maasim na lasa. Ang uri ng mahukob ng prutas na ito ay na mahigit na isang uri at mas madaling matandaan sa isip. Ang prutas na bituin ay binubunan ng limang mga hiwa paayon. Ang mga hiwa na magkatabi ay maring kainin kapag pinutol ng transversely, dahil ang mga hiwa na pinutol na hugis ng krus ay may hugis na isang bituin na ginagamit din ito para sa dekorasyon sa mga malalamig na inumin. Maari itong maging kilala sa mga pagpipilian bilang isang prutas ng kulay ng mga panghimagas. Balimbing, eksaktong lumaking Malaysia and Indonesia, India at Pilipinas. Kilala rin ito bilang star fruit at karambola. Ito ang tinatawag na magpagkukunan ng paggaling sa mga bansa kung saan ito ay matatagpuan. Ang bawat bahagi ay kinakain mula sa balat hanggang sa pangunahin. Mayroon itong bahagyang maasim na matamis na lasa, masasabi natin na parang orange flavor. Sa pangkalatan, mayroong lima at iba pang mga uri. Number 1, vitamina A, vitamina C at thiamine, niacin, riboflavin, vitamina B6 at folic acid. Ang mga grupo ng vitamina ng grupo ay mayaman sa angulo, maaring halimbawa ng mga uri ng prutas na naglalaman ng mga mahalagang mineral tulad ng calcium, magnesium, potassium, zinc, tanso, phosphorus at iron. Gusto ko rin bigyan diin na ginagamit ito sa maraming sakit sa pagpapanatiling malusog ng mga hibla. Number 2, nagpapalakas ng immune system. Star fruit ay dapat na ang unang pagpipilian para sa mga nais na palakasin ang immune system ng mapabilis. Next, pinipigilan ng pamamaga. Meron itong pambihirang dami ng mga antay na namumula sa katangian ng antioxidant na maaaring maiwasan ng mga sakit sa balat tulad ng star fruit, dermatitis, ang pagkakaroon ng vitamina C at tumutulong din sa pag-alis ng mga toxin at pananatili sa isang malusog na katawan. Ang hindi bababa sa calorie fruit, mayroong lamang na 100 calories. Next, ang hindi bababa sa calorie fruits, may lamang 100 calories sa 31 gramo ng star fruit. Bagamat naglalaman ito ng maraming vitamina at mineral, ang mababang calorie ay nagdodoble ng pakinabang nito. Next, mga benepisyo sa pag-iwas sa cancer ay kabilang sa mga alingaungaw. Hindi ko alam ang tungkol dito, hindi ang maging tamang sabihin ng anumang tiyak sa paggalang na ito. Next, magiliw na puso. Ang prutas ng bituin ay mayaman sa sodium at potassium na kumikilos bilang electrolyte sa katawan na tumutulong na mapanatili ang presyon ng dugo. Nagbibigay din ang mga mineral na ito ng mga regular na ritmo ng tibok ng puso at malusog na daloy ng dugo buong katawan. Next, pinoprotektahan ito mula sa kanser sa bituka. Salamat sa mayaman itong nilalaman ng hibla. Ang prutas ng bituin at sinasabing mayroon mga protection na epekto mula sa kanser at sa kolon. Next, pinabibilis ang digestive system at pinipigilan ng TB. Next, makinabang sa pagdulas. Ang prutas na star ay isang mahusay na pagpipilian sa merienda. Sapunan kapag pinakawala ng mga pananangit na gutom. Ano pang nilalaman ng hibla sa prutas ay tumutulong na mapabilis ang
metabolismo na sumusuporta sa iyong mga pagsisikap sa pagbaba ng timbang. Tinutulungan din ang mga hibla na pakiramdam mo ay puno ng mahabang panahon, binabawasan ng iyong pangangailangan na labis na kainin. Next, kinakailangan ng kalahati ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan ng vitamina C. Ang prutas ng bituin na natupok sa isang beses sa isang araw ay nakakatugon sa 57% na kinakailangan sa vitamina C. Pag-iwas sa pagkawala ng sel at nasira sa mga sel na kumukontrol sa laman ng paglilinis ng mga radikal ay mayaman sa mga antioxidant. Balimbing sa maraming mga bansa, karambola ito ay kilala at ng regular. Next, kinokontrol ang presyon ng dugo. Ang pagkakaroon ng calcium ay binabawasan ng panganib ng mga problema sa puso tulad ng atake sa puso at stroke sa pamamagitan ng pag-relieving stress sa mga daluyan ng dugo at arterya. Sa pamamagitan ng pag-alis ng presyon ng iyong puso ay maaaring makapagpaingat gawing mas epektibo ang sirkulasyon sa ganitong paraan. Ang balanse ng likido sa iyong katawan ay mapapanatili. Next, napaagang pag-edad, pag-alis ng kulubot, pinong mga linya at madilim na lugar, nagiging sanin ang paglito ng mga sintomas na pagtanda, epekto ng oxidative stress na dulot ng mga free radical sa pamamagitan ng pagtulong sa iyo ng manatiling bata at malusog. Next, napapabuti ang digestion. Ang pangjeta hibla sa prutas ng bituin ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtaas ng panunaw. Pinapagani ito ang mga sintomas ng TB, bloating o cramping at pinadadali ang paggalaw ng dumi sa buong sistema ng pagtunam. Next, perfecto antay na mumula ang tinuturing bilang star fruit laban sa mga sakit sa balat. Maaring magamit ang prutas na ito, flavonoids at antay na mumula epekto. Mayaman ito sa iba pang mga antioxidant. Maaaring ito magamit laban sa mga spot ng balat ng mga kababaihan pagkatapos na kapanganakan at sa paggamot sa iba't ibang mga sakit sa balat tulad ng psoriasis at atopic dermatitis. Next, ang starfruit na moisturizing din ay mataas din ang nilalaman ng tubig, mayaman ng zinc sa pag-iwas sa acne na nagbibigay ng mahusay na mga benepisyo. Next, diabetes friendly, ang hibla ng tubig na hindi matutunaw sa prutas ay maaaring maiwasan ang pagpakawala ng glucose pagkatas kumain na. Makakatulong na kontrolin ang mga antas ng insulin sa katawan. Maaari itong gawin prutas na bituin, mainam na merienda. Para sa mga may diabetes o mga taong nasa panganib na magkaroon ng kondisyon ng prutas ng bituin, mayaman sa folate at riboflavin na tumutulong upang mabago ng positibo ang mga metabolismo at tinitiyak ang mga proseso ng enzymatic o hormonal ay maganap ng maayos sa buong katawan. Next, sa pamamagitan ng mga antimicrobial properties, acne na at iba pang mga infections sa balat, tumutulong sa pagpigil. Next, mas mababa ang cholesterol. Ang prutas ay naglalaman ng isang mataas na proportion ng hibla ng pangjeta, perfecto para sa pamamahala ng mga negligible fat at cholesterol antas sa gayon. Pagbabawas ng panganib ng coronary, sakit sa puso, stroke, atake sa puso at iba pang mga kondisyon. Alam nyo po mga kaibigan, parang wala na ako nakikita na nagbebenta na itong balimbing. No? Mostly, mga makikita mo, lansones, mangga, avocado, pinya, pakukuan, rambutan. Next, nagpapabuti ng kalusugan sa paghinga. Ang prutas ng bituin ay may mga katangian ng paglamig at mga antay na namumula ng katangian na nagtataguyod ng pagtatago ng laway at pinipigilan ang paggawa ng uog o problema. Ito ay isang mahusay na lunas para sa mga infeksyon ng paghinga at pangkalahatang kalusugan, pinapawi ang malubhang lalamunan at iba pang mga nakabatay sa mga problema sa kalusugan. Ito ang kabilang sa mga prutas na nire-recommendan na ubusin para sa mga diabetes na may mababang nilalaman ng asuka, lalo na ito ay isa lamang mahalagang prutas at malusog na nutrisyon na pagkain para sa mga may diabetes. Next, mga pakinabang para sa balat at buhok. Una, mga kaibigan, kung kayo diabetes, try nyo pong kumain ng makupat. Subukan nyo lang po. Opo, wala naman mawawala, no? Kasi mahal din ng gamot. Try nyo naman po. Try nyo lang. Try nyo kumain ng balimbing. So,
Next, mga pakinabang para sa balat at buhok. Ang prutas ng bituin ay puno ng mga antioxidant na pinipigilan ang mga paglaki ng mga libreng radikal, pumipigil sa mga epekto ng quercetin, gallic acid at oxidative stress at pinipinsala ang mga sel ng katawan na nagpapagaling sa balat. Kapakinabang din ang prutas para sa paglaki ng buhok. Tinataguy nito ang mabilis na paglago sa bitamina at bitamina C. So, to all my friends and viewers, panoorin niyo po ang mga benepisyo ng prutas na sa aking YouTube channel. At mag-comment din po kayo and like ng mga opinion niyo, mga comments niyo tungkol sa mga prutas. So, kaalaman tungkol sa bilimbing, bihalamang gamot. Scientific name, Averoa carambola, Averoa pentandra blanco. Common name, balimbing Tagalog, carambola, Espanyol, star fruits, English. Ang balimbing ay isang karaniwang halaman na tumutubo sa mga bansang nasa rehiyon topiko. Tumutubo ang mga maliliit itong puto sa buong kapuluan ng Pilipinas. Pinakakilalang bunga nito sa may labi tuwing hugis at kakaibang lasa. Anong mga sustansya at kemikal na maaaring makuha sa balimbing? Ang iba't ibang bahagi ng halamang balimbing ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Number 1, ang mga dahon at bunga ng balimbing ay may taglay na saponins, alkaloids, o flavonoids, and tannins. Next, ang buto naman ng balimbing ay makukunan ng alkaloid, harmalin at C13H14H2O C13H14N2O. Next, ang bunga ng balimbing ay kilala ring mapagkukuha ng iron at vitamina B at C. Mayaman din ito sa oxalate at potassium. Yan po mga anong bahagi nilalaman ng ginagamit bilang gamot? Paano ginagamit ang mga ito? Maaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng number 1, dahon. Ang dahon ng balimbing ay kadalasang pinapakuluan at pinapainom sa may pasyente. Maari din itong dikdikin at ipantapal sa balat para sa ilang mga kondisyon. Next, bulaklak. Ang bulaklak ay pinapakuluan din at iniinom ang pinaglagaan para sa ilang mga kondisyon sa katawan. Next, bunga. Ang bunga ng balimbing ay maaaring kainin mismo o katasan upang mainom ang juice. Maari rin itong pakuluan at painom sa pasyente. And lastly, yung buto. Ang buto naman ay dinudurog at pinupulbos sa tinahalo sa inumin upang ipanggamot sa ilan mga karamdaman. Anong mga sakit na maaari magamot ng balimbing? Number 1, lagnat. Nakakatulong sa pagbababa ng lagnat ang pag-inom ng pinaglagaan ng dahon ng balimbing. Maaari ring ipantapal ang dinikdik ng dahon sa ilang bahagi ng katawan upang mapababa ang lagnat. 2, pananakit ng dibdib. Pinapainom din ng mga pinaglagaan ng dahon ng balimbing ang mga taong dumaranas ng pananakit ng dibdib o angina. 3, bulati sa tiyan. Ang pag-inom ng pinakulaan ng bulaklak na balimbing ay epektibo sa pag-alis ng bulati sa tiyan. 4, pananakit ng ulo. Inilalagay sa ulo ang dinikdik ng dahon balimbing upang mabawasan ang pananakit. 5, pagsusuka. Ang pinaglagaan ng dahon at bunga ng balimbing ay mapakakatulong sa pagtigil ng tuloy-tuloy na pagsusuka. Next, iritasyon sa mata. Ang katas ng bunga ng balimbing ay pinapatak sa mata kung dumaranas ng iritasyon dito. 7, pagkukumbulsyon. Tumutulong sa pagtigil ng panginginig ng kalamnan dulot ng pagkukumbulsyon ng pag-inom ng katas ng bunga ng balimbing. 8, hika. Ginagamit ang paggamot sa sakit sa hikap at pag-inom sa dinudurog na buto, balimbing na hinalo sa inumin. Next, 9, kakulangan ng potassium sa katawan. Ang bunga ng balimbing ay may taas na level ng potassium kung kaya naman maaari itong gamitin bilang supplement sa kalusugan ng potassium. Ang mga halamang gamot ay maaari makatulong sa iba't ibang mga karamdaman, subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral, wala pang kasiguraduhan, hindi makapagbigay ang medical PH ng katiyakan na ang mga ito ay epektibo, sapagkat ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring gumana sa ilan, ngunit sa iba ay maaaring hindi naman gumana. Gaya ng ibang gamot, mahalagang isang guni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Yan po, no?
maaari pong epektibo sa iba at maaari hindi rin naman po epektibo sa iba. Kaya po, ang pinakamaganda dyan mga kaibigan, ay try nyo po muna magpakonsulta sa doktor. At inyong alamin kung pwede kayong uminom ng ganito at kanin ng ganito para sa inyong kalusugan, mga small YouTuber, mga friends. No? Stay tuned lang po kayo mga kaibigan, no? Magla-live stream din po ako. Medyo busy pa tayo. So, yun po. So, again, magandang gabi po, magandang hapon, magandang umaga sa lahat. Small YouTuber, friends, mga viewers, watch all my video for first group, second group, and third group. Then I will create for the fourth group video. Alright? So, stay tuned for my live stream. Maybe at the end of the month, maybe tomorrow, next week. So I try my best, but for the meantime, I will upload only my video. All right. So again, God bless you, more blessings to come, and more power. Bye bye.